Rosario bagay-bagayan po and welcome po ulit sa Abay's Kitchen. Nandito na naman po tayo magluluto. Ngayon po ang ating lulutuin ay paborito ng bawat Pilipino. Ang lulutuin ko po is binagong baboy. Alam ko po lahat, halos lahat ng Pinoy gustong gusto ang recipe na ito. Kaya naisip kong pakita sa inyo ang aking version. Sana po magustuhan nyo. Sige po, umpisa na natin. Ito na po ang ingredients ng aking binagongang baboy. Meron po ako dito ng 1.5 kilograms ng pork. Ang ginagamit ko po is yung pork ribs and then pork belly. Pinag-mix ko po siya. Mas marami po yung pork ribs. 1 kilo and then half kilo ng pork belly. Meron din po tayo dito ng kamatis. Dalawang kamatis po ito. Ini-slice ko na. And then medium size onion. Ini-slice ko na rin. Medyo marami-rami pong garlic. Mas masarap po kasi maraming garlic. So, mga 8 cloves of garlic po ito. Kinras ko na and chinap. Then, salt and pepper to taste. Then, lalagyan ko rin po siya ng siling verde. Kung napapansin niyo po, dalawa yung portion natin ng sibuyas at bawang. Kasi po, ang ginagawa ko po, tinitimplahan ko muna ng adobo, timplang adobo yung pork, then pinapakuloan ko po. Gusto ko po kasi sa binagongan hindi po maputla yung karne. Kaya ang ginagawa ko, pinapakuloan ko siya as timplang adobo para nagkakakulay yung karne, and then tsaka ko pa lang siya igigisa. So, sa pagpapakulo po, ang ilalagay ko is 1/4 cup ng soy sauce, 1/4 cup ng vinegar, then medium size onion, and then garlic pa rin po. So, ang ilalagay ko, gagawin ko lang po, ilalagay ko siya sa kaldero. Mix dito siya sa kaldero. So, ito po ang ating pork. Ilalagay ko po ang sibuyas, bawang, and then sibuyas. Toyo. Suka. And then a pinch of pepper. Ang gagawin ko po is pakukuluan ko lang muna to hanggang sa lumambot yung pork. Then lalagyan ko po siya ng mga 2 cups of water para po sa pagpapalambot ng pork. Ayan po. Ang gagawin ko po, pakukuluan ko muna to hanggang sa lumambot yung pork bago ko po siya igigisa para po yung pork niya is magkaroon ng kulay. Isasalang ko na po sa sakalan. Pakuluan natin. Ito na po yung pork. Isinalang ko na po siya in high heat. Ngayon, pag kumukulo na siya, ilalagay ko po siya sa low to medium heat para sa pagpapalambot. Hintayin lang po muna natin kumulo bago ko siya haluin and then bago takpan. Ayan po, kumukulo na po siya. Ngayon po, pwede na natin siyang haluin. Inintay ko lang po kumulo kasi may suka po siya. Inintay ko po nga mag-evaporate muna yung amoy ng suka para po yung suka ay hindi hilaw. So, haluin lang po ng konti. Ito pong timplang adobo ko is timplang na matabang lang po para lang ang purpose ko lang po talaga is para magkakulay yung meat dahil mas gusto ko pong may kulay, sabi ko nga po kanina, para bang sa tingin ko mas masarap, mas appetizing pag may kulay yung meat. Yan po, ilalagay na po natin sa medium heat, then tatakpan ko po.
Tapos, antayin po natin kumulo mga 30 minutes. After 30 minutes, baka po malambot na yung karne. Tatakpan ko po muna. Then, after 30 minutes, i-check po natin kung malambot na. Then, ilalagay ko po sa low to medium heat. Mas masarap po kasi yung nagpapalambot ng mahina lang yung apoy. Mas lumalabas po yung lasa ng karne. So, balikan po natin after 30 minutes or hanggang sa lumambot siya. Then, habang nag-aantay po ako, iluluto ko muna yung ipapartner ko sa kanya. Sige po, balikan natin. Ito na po, check na po natin kung malambot na yung karne. Okay na siya. Ganda na ang kanyang kulay. Opo, malambot na siya. So, pag po ganitong malambot na, ang ginagawa ko po dito is sinasala ko po. Then, ipiprito ko po siya para mag-brown lang ng konti. Para po medyo ma-crispy ng konti yung outside bago ko po siya igisa. So, ganyan lang po. Isasalain ko. And then, ipiprito ng konti. Konti mantika lang po para lang may ngayon po, kahit hindi ko masyadong mainit yung mantika, ilalagay ko na ang baboy kasi kailangan tatakpan. Dahil pag hindi ko ito tinakpan, titilansik sa buong kitchen, ay magpupuro mantika ang kitchen. At the same time, baka matilansikan pa ako. Ang tilamsik ng mantika. Isa. So, mainit na ang kawali, pwede nang ilagay ang bawang. Ang maraming bawang. Yun yung pinagpakuluan natin, yun na rin ang ating isasabaw. Para talagang nandun lahat ng lasa niya. Ito ng sibuyas, tulagyan natin ang kamatis. Okay. Kamatis po, basta ka nagliwa ako ng kamatis, tinatanggalan ko na siya ng buto. Mahina po kasi ang buto, hindi natutunaw sa loob ng katawan natin.
habang nagpapalambot po tayo, kanina ang ginawa ko, inluto ko na yung ipa-partner ko sa kanya. Kabili ako ng okra tsaka talong. So ipinirito ko ang talong, hindi nilaga ko ang okra. Nakatakbo ako ng press. Ganito po, pwede yung pagluto ng kamatis, pwede na natin isunod itong karne. So ayun na, pagdalig na siya natin sa kawali. Then pag nailagay na natin ang karne, ilalagay po natin itong pinagpakuloan kanina. Siya rin po ang sasabaw natin. Kung kulang pa, medyo dagdagan pa natin. Simmer natin ng mga 2 to 3 minutes bago natin ilagay ang bagoong. Pwede na natin ilagay ang bagoong. Siya nga pala, hindi ko na isama kanina sa mga ingredients ang bagoong. Ito po ang aking bagoong. May video po ako nito kung paano ko ginagawa. Na kung gusto nyo pong mapanood, nasa ibang video ko po ang paggawa ng aking bagoong. At sobrang tabang po nito. Dahil syempre, iniiwas ko din ang kabay ko sa alat. Para hindi ma-high blood. So, maglalagay po tayo ng mga 5 tables po. Yan. 5. Yan po ang kulay na gusto ko sa binagungan. Parang sa akin appetizing yung ganyang kulong. Mukha namang okay na yung sabaw, kaya lang abay ko minsan gusto niya maraming sauce kasi ibinabahog niya sa kanin. So, lagyan natin ng konti. And then, tikman natin. Kita niyo yung kulay. Ang ganda. Nagdagan pa po natin ng 1 tablespoon. Hindi po ako natatakot na magdagdag ng bagoong kasi talagang matabang lang siya. So, timplado na po yung paminta. Pepper, and then yung kanyang sili. Yan po ang nabibiling sili dito, Giant. Wala kang choice. So ayun na po, luto na yan. Pwede na pong kumain. Masarap po ito sa kanin. Meron na po ito. Maghahain na po ako. Ito na po. Taste test na tayo. Tikman po natin. Ito po yung niluto kong pritong talong and nilagang okra. Yan po ang the best na partner ng binagongan. Siyempre po, dapat may kanin para ay diet. Bukas ka na lang. Yan na. Ang sarap. Ito po ang talong, pritong talong pagka binagongan. Ang abay ko, mas paborito niya ang nilagang okra.
Maraming salamat po sa panonood. Sana po huwag kayong magsasawa. Marami po akong susunod na videos. Yung mga paborito kong lutuin dahil paborito ng away ko. And don't forget po yung video ko nung paggawa ng bagoong kung paano siya hindi maalat. Gumagawa ako ng lahat ng paraan para ma-enjoy ni Abay yung mga gusto niyang kainin, pero at the same time hindi masyadong nagkakaproblema sa health, dahil mas paborito niya yung salty side kaysa sa sweet. So kaya napapakain ko siya ng gusto niya, pero at the same time nagagawan ko ng paraan para hindi naman kami nagkakaproblema sa health nga. Okay? Salamat po sa panonood. Hanggang sa uulitin po. Kain po tayo. Masarap po talaga, promise. Maraming salamat po. Sana po kayo magsasawa. God bless po. Salamat.